Magandang umaga sa inyo mga master. Mayroon tayong customer na dumating ngayon, isang water dispenser. Tinanggalan na siya ng posit, naka-standby na. Matagal na itong hindi ginagamit kasi nga grounded, sabi ni customer. Ngayon, tinatanggalan ko na siya ng tornilyo sa likod para ma-check natin diretsuhan. Unang-una, mga master, paano mag-check ng grounded? Hindi na natin isaksa kasi malakas daw yung ground nito. So, check na lang muna natin gamit ang tester. Calibrate muna natin. Alam nyo naman yun mga master paano mag-calibrate. Port continuity. So, yan po. Check natin ngayon mga master. Nakasit po yato yung tester ng times 10 ohms. Paano ba mag-check nito? Una, i-connect natin yung test prod sa main plug. Switch on natin yung heater at saka cooling system niya, yung sa lamig. So, okay naman siya. Ngayon, paano mag-check nito ng ground? I-check natin siya sa body niya, yung mga bakal na portion or yung mga kalawang. Set natin kahit sa times 10 lang. Ang isang test prod, ilagay natin sa terminal cord ng wire. Tingnan nyo yung tester mga master kung gaano kalakas yung ground. Delikado po ito, lalo na pag bata kasi may kasamang tubig ito. Lalo na pag kumuha ng tubig na mainit o malamig, tingnan nyo master kung gaano kalakas yung grounded niya. Ganyan po mag-check ng ground sa unit. Isang test prod ilagay sa cord, main cord niya sa plug, tapos isang test prod doon sa mga bakal na portion. Ang lakas ng ground niya mga master. So kaya pala hindi na ginamit ito, natatakot na yung mayari. Yan oh, tingnan niyo mga master kung gaano kalakas. Try nating i-off. Mayroon pa rin mga master. So, pag ganitong klase na yung mga grounded, sobrang lakas na ito kahit naka-off siya, may ground pa rin. So, delikado talaga ito, lalo na pag sa mga bata na kumukuha ng tubig, mahawakan yung tubig, mag-ground ka talaga. So, ngayon, ipapakita muna natin kung ano ang kaibahan ng hindi grounded na unit. Same lang din, i-connect natin yung isang test prod. So, naka-on na po yan sa cooling system niya, so, yung sa switch. Connect natin siya sa plug, yung isang test prod. Same lang din, times 10 ohms. Malakas na nga, mas lalo pa kung ilagay mo sa times 1K. Sobrang lakas na ng ground na ito. Pero ito, try natin para makita nyo kung anong kaibahan ng grounded na unit o hindi grounded. Switch on natin. Yan. Gumagana na po ang ating unit. Switch off natin. On. Tapos ngayon, ilagay natin yung isang test prod sa body ground. Yung may mga bakal na portion. Tingnan nyo mga master, wala talaga siyang ground. So, safety itong gamitin. Di tulad nung isa, kahit naka-off siya, may ground pa rin. Off. So, okay po ito. Ipapakita, i-demo natin lang ito kung ito ang kaibahan ng grounded at saka hindi grounded. Wala po siyang ground, so safety itong gamitin ang isa. Ngayon, para ma-determine natin kung saan yung ground. Unang-una, isa-isahin natin bago ang heater. Check muna natin itong compressor. Pag wala sa compressor yung ground, nandun sa heater. Unahin muna natin ang compressor. Ngayon, tinatanggal ko na yung relay para makita natin yung actual na walang wire na konektado sa plug.
at saka yung sa relay. Check muna natin yung terminal ng compressor sa common, running at saka sa starting. Ilagay natin yung test prod sa times 10 pa rin para madali yung makita kung may resistance at saka continuity. Ganyan ang mag-check ng direct sa compressor, mga master, kung ang compressor ay nasa buong unit pa. Huwag muna nating tanggalin, baka wala yung ground, pero check natin muna ang compressor. Unahin natin i-connect yung common at saka starting. So, na-determine ko, mga master, walang linya yung running. Pag i-connect mo yung tester sa common at saka sa starting, mayroon siyang supply. So try nating tanggalin ang relay. Check natin ulit sa body ground. Wala na pong relay ang compressor na ito. Pero for sure na sa compressor yung sira kasi walang supply yung running. Tingnan nyo, hindi gumagalaw yung tester. Tinanggal ko yung relay sa compressor. So diyan natin ma-determine kung saan yung ground, sa either sa compressor or sa heater. Nawala yung ground nung tinanggal ko yung relay, mga master, sa compressor. So ibig sabihin nasa compressor yung problema nito, nasa sa running yung ground. Wala po siyang supply. So mamaya tatanggalin natin to. Nandetermine ko, mga master, ang ground niya ay nasa compressor. So kahit naka-switch on, naka-switch off yung connection ng compressor, kung hindi tinatanggal na ang relay, madetermine natin na may ground pa rin. Pero nung tinanggal ko na yung relay, di ba nawala yung ground, yung ginamitan ko siya ng test prod sa plug. Nung tinanggal ko na, well, nawala yung ground. So actual natin i-check ang compressor ulit. Common at saka starting, mayroong supply. Common at saka running, wala. Open yun ang running. Wala po ang ground. Tinanggal ko. Confirm na compressor yung sira. Wala yung ground kahit naka-on siya. Ito natin, tanggal ko dito yung relay. Chinig ko yung body ground. Wala na siya ang ground. Balik ko itong relay. Ito. Ito yung sira. Ito yung nandito yung grounded niya. Sa running. Confirm compressor yung sira. May ground yung ground. Try natin kabitan ang wire na to. Try natin. Kita natin ito na cord. Kita natin kung saan yung grounded. Lagay natin sa ground.
meron po mga master na compressor yung sira nito, no, sa compressor ang ground. Tatanggalin natin yung linya para sa access valve para ma-determine natin kung may leaking siya o wala. Wala po siyang leaking mga master, yun lang ang problema niya, grounded. May refrigerant pa po siyang natira. Gagawin natin nito ngayon, sabi naman ni customer, re-replisan na lang daw ng compressor para magamit. Puputulin natin itong linya ng compressor. Paano natin ito palitan ngayon? Papakita natin din yung pag-replace nito. Grounded siya, tapos re-replisan pa natin ng compressor. Isabay na po natin mga master. Pumayag naman yung customer na siya na magsabi kung ano yung sira, papalitan na lang daw. Mayroon po siyang isang dalang water dispenser din na hindi na ginamit. Yun lang daw ang tatanggalin ng compressor, yun ang gagamitin. So bago natin siya ipalit, i-check natin siya. Actually same lang din yung proseso nito. Pandarin muna natin. Okay pa po, may pressure pa po yung papalit natin compressor. Nagsasuction siya, may suction siya. So may buga din, so pwede pa itong gamitin. Ang water dispenser kasi halos magkapareho lang yan ang laki ng compressor. Pwede natin siyang ipalit na kahit anong compressor niya. Basta magkasya lang sa pinagkabitan. Ang water dispenser kasi cooling lang siya, so hindi masyadong delikado pag ibalik palitan natin ang compressor. So body ground natin, wala po siyang ground. So, nakita nyo naman, hinawakan ko nung umandar, wala naman siyang ground mga master. Kahit gamitan natin ng tester, hindi gumalaw. Ito po yung isang compressor na grounded. Try natin ngayon master, i-direct natin yung wire. Makita natin kung gaano kalakas ito. Kahit kanina naka-off siya, may ground pa rin. So ganyan po mag-check para malaman natin kung gaano kalakas ang ground nito. Sobrang delikado talaga ito mga master, masay malakas na yung ground niya. So nag-decide na lang ng customer na papalitan na lang kasi sayang daw. Yan o, wala siyang resistance pag naka-direct. Pero tingnan nyo yung ground mga master. Body ground natin, nakasit lang siya sa times 10. No? Tingnan nyo kung gaano kalakas yan. Hindi basta-basta ang ground yan mga master. So kung gagawin talaga niya i-replace, hindi na makaya yan sa paglagay-lagay lang ng ground. Tapos ikabit sa body niya, papunta sa lupa, hindi na pwede yan. Sobrang lakas na ng ground. Delikado na yan o. Tingnan nyo. Grounded po ang isang linya nito mga master, yung sa running. Wala siyang supply. Pag i-check mo siya sa common at saka starting, mayroon. Pero pag starting to running, wala. Sa common at saka running, wala. So ibig sabihin niya, nasa running yung walang supply ang running. Nasa running yung problema. Nasa running, walang supply, nandun yung ground. Lagyan natin ng plug para makita nyo ulit mga master. Nilagay ko sa common at saka running. Ito, tingnan nyo mga master kung gaano kalakas yan. So, confirm natin na compressor yung sira. So, hindi na natin siya pwedeng check pa ibang iba. Mamaya na lang. Unahin na lang muna natin itong kabit. Pero, confirm na naman na compressor yung grounded. So hindi naman pwede siguro magkasabay ang dalawang ground sa isang unit na water dispenser, pero check pa rin natin mamaya. Panda rin natin ulit. Pero nung tinanggal ko naman yung supply ng compressor, nakita nyo naman mga master, nung wala ng relay, wala na siyang grounded. So yun lang para sa akin mga master, confirm. Ganun pag check, confirm naman na grounded ang compressor. Ang ibalik natin ay palit natin yung sira. Hindi na natin pwedeng gamitin yun.
nung pagputol naman ng mga copper tube nito mga master, kailangan may allowance kayo para ipinkis na pag paghina niyo may pwede pa kayong putulin. So, kaya nagputol pa ako ng pipe na ito mga master, nilagyan ko lang siya ng allowance. Huwag nyo nang isagad yung pagputol ng mga tube para hindi na kayo magdugtong pa. So mag-allowance na lang kayo bago nyo putulin pag magpalit kayo ng compressor. Huwag nyo akong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimlitech para ma-update kayo sa bago kong mga video na i-upload. So mag-like, share, comment at saka subscribe mga master para updated kayo. So yan na po, naputol na po natin yung mga tube nito. Pwede na natin siyang ikabit. At ang una natin ikabit mga master, alam nyo naman siguro, may pinakita na akong ibang video, ang unahin natin yung high side. Ito po ay copper at saka bronze. So ang gagamitin natin panghina ay ang bronze rod at saka borax para malinis na yung system ng yung bakal na portion, didikit siya sa bronze. Lalagyan natin din ng plain sheet para hindi masunog yung body ng water dispenser at saka yung kasahan. Ganun lang po kasimple yung maghina at magpalit ng compressor. Kailangan safety din yung pag maghina na. May laging nakaabang na plain sheet para hindi masunog yung body. Unahin natin ihina yung high side. After mahina, paanda rin natin. So, i-check natin sa suction. Yan ang pinakahuling yung may pressure siya para malaman natin kung barado ba ang system at saka lalabas din yung mga barado na sa loob at saka yung mga particles na maliliit yung paghihina. Ganun po ang pagpapalit ng compressor, unahin yung high side. Ngayon kakabit din natin yung access valve. Bago natin siya hinahin, tanggalin natin yung pinaka-kanyuto niya sa loob para hindi masunog. Ganyan. Yan o. Ganyan ang paglagay ng access valve. Kailangan tanggalin yung nasa loob para paghina nyo, hindi masusunog. Permanent na po yan mga master, yung access valve. Yan po yung low side. So, kasyang-kasya siya. Ganyan lang ang technique yan mga master, maglagay ng clean sheet. Yung pagputol nyo, kailangan may allowance para hindi mag-short o magkulang sa pipe, sa tube. Ihinahin na natin yung low side. Kailangan may clean sheet para hindi masunog. Tandaan nyo mga master, be safety lang para hindi masunog yung buong body ng water dispenser. Okay na po yan. Pinapalamig ko lang ng konti para pwede na natin siyang kargahan ng hangin. Kumbaga, ililigtis muna natin bago natin siya ibabacuum at kargahan ng refrigerant. Para to make it sure naman mga master, walang leaking para hindi ba paulit-ulit yung ginagawa. Pero sure naman yung ginagawa namin, tiningnan ko na. Okay naman pagkahina, tinignan ko na din gamit ang salamin. Yan, kakargahan na natin siya ng hangin. Ang gamit ko naman ay isang DIY na nitrogen DIY na vacuum. Nakita, mayroon akong video din mga master kung paano ginawa ang DIY na nitrogen DIY na pang vacuum ito. Mayroon pa akong demo niyan kung paano ginawa at paano gamitin. So ngayon, diretso na lang natin siyang gagawin para magamit na ni customer. So after nating mag click test, gagamitan natin siya ng soap bubbles yan, no? Diyan natin malalaman kung may leaking siya kasi bumubula yan. Wala naman siyang leaking mga master. Ganyan po paggamit ng soap bubbles mga master. So naka-steady na siya sa 190 lang. Maliit laman yung system nito. So check natin ulit doon sa high side.
at saka low side. Ganyan ang paggamit ng soap bubbles, mga master. Pag bumubula yan, ibig sabihin yan may leaking. Wala naman siyang leaking. Isa naman, suction line, wala din. Okay ang ating paghihina at pagpapalit ng compressor. Walang leaking, so kailangan safety din ang paghihina. Pagdudugtong ng mga tube para hindi madoble yung trabaho. Success valve, wala ding leaking. Tingnan nyo mga master. So okay na. Pwede na nating discharge yung hangin mga master para ready for vacuum at saka charging ng refrigerant. Bubuksan natin yung valve ng low side. So pinakita ko naman sa inyo mga master, kung na-update kayo, kung naka-subscribe kayo, mayroon akong video doon kung paano gagamitin at paano ginawa ang DIY na recovery DIY nitrogen. Bubuksan natin yung valve bago natin siya i-vacuum. Hindi pwedeng nakasira yung valve. Balik muna natin yung kanyoto para ready for vacuum na siya at saka charging ng refrigerant. So pag hindi yung binalik, naka-steady yung access valve, pagtatanggalin mo yung hose, lalabas din yung freon. So yun ang gamit nun, naka-steady ang kanyoto ng access valve. Pandar na natin ang unit mga master. Ready po vacuum na ito. Ihintayin lang natin mga 30 minutes mga master bago natin siya i-close. Ito'y binalikan ko na mga 30 minutes to. Pwede na natin siyang ready for charging na. Step by step ang pagkakarga ng refrigerant mga master. Flushing, leak testing, vacuum, purging at saka charging refrigerant. Yan po ang limang step ng pagkarga ng freon. So naka-vacuum na po siya mga master. Gagawin natin ngayon bago natin karga ng refrigerant, lalagyan muna natin siya ng flow. Kasi master, kung hindi nyo alam, ang flow ay isang anti-moisture para mawala yung mga bara-bara sa system at saka yung mga moisture. Ginagamit lang yan sa refrigerator, sa aircon, hindi na pwede yan. Yan, kinabit na natin. Bago natin siya kargahan ng refrigerant ng system, i-purging muna natin. Purging ay kailangan palabasin yung hangin bago natin buksan yung valve. O yan na po, tapos na pong kinargahan ng flow. Purging na din. Ready for charging na. Ang pagcha-charging naman mga master, kailangan mayroon siyang initial na karga ng refrigerant bago natin pandarin yung unit. Naka-steady lang muna. Pag pinapandar na yan, mayroon na siyang initial charging. Pwede na natin siyang buksan dahan-dahan at saka i-steady natin siya sa karga ng 6 kasi aakyat bababa pa yung refrigerant para hindi tayo ma-undercharge at saka hindi tayo ma-overcharge. Kailangan i-monitor muna natin yung karga bago na tanggalin ang gauge. Sense of touching at saka hearing ang ginagawa natin mga master. Hahawakan natin yung condenser at saka yung filter. Kung medyo mainit na yung filter, pwede na yan. So naka-steady lang muna tayo sa 6 mga master kasi aakyat pa yan. So pag sobrang lamig na, bababa naman. Mayroon na po siyang gargang refrigerant. Hintayin na lang natin ng mga ilang minuto. I-check natin yung heater at saka yung cooling system niya. Kung may karga na ba siyang malamig na tubig na sa loob. Hawakan muna natin yung condenser niya, yung mga tube.
pinaka huling medyo mainit-init niyan yung filter nito. So, pag ibig sabihin niyan, okay yung pagkarga natin ng refrigerant. After 10 minutes, pwede na natin siyang i-try yung kukuha tayo ng tubig dun sa heater niya. Tsaka, actually, yung heater nito, wala naman siyang problema. Yung grounded lang, yung, at saka yung pagpalit natin ng compressor. So, check natin yung cooling system nito ngayon. Lalamig ba talaga, pero medyo mainit-init na yung filter nito. Pwede na natin tong try mamaya, kukuha tayo ng tubig dun sa cooling system niya, cooling side niya. Ang heater nito walang problema. Kuha ka natin ulit, okay naman. Ngayon try natin kukuha ng tubig sa heater at saka yung sa cold. Pero wala naman problema ang init nito. Ayan, mainit na yan. Ang problema lang nito yung grounded. So, napalit lang tayo ng compressor. So, i-check natin ngayon kung malamig na ba yung tubig. Kukuha tayo ng isang baso. Try natin ulit. Actually, mayroon akong yung manual nito na thermostat ng freezer. Matagal na po ito pero gumagana pa. Gamit nito, try natin ngayon. Kukuha tayo ng tubig dito sa pusit, tapos ilagay natin yung thermostat para makita natin kung gagalaw. Yan po ang normal na temperature natin sa Pilipinas ngayon, 32. Pero bababa yan kung nakasense siya ng malamig na panahon o tubig. Tingnan nyo, bumababa. Yan po. So, naging successful yung pagpapalit natin ng compressor. Bumaba po yung temperatura niya, mga master. Okay, master. Okay ba? Yan yung master ko, Master Burps. So, yan, gumagalaw yung thermostat. So, ibig sabihin yan, mga master, malamig na yung tubig. So, maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa pagpapalit ng compressor, mga master. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel na Remlitech para updated kayo sa bagong mga video. So, okay na po, mga master. Malamig na yung tubig na pinapalitan natin ng compressor. So, yung indication light, sira po yan, pero gumagana naman yung heater at saka yung cooling system niya. So, maraming salamat sa inyo, mga master. Huwag niyo akong kalimutang i-follow sa aking YouTube channel para updated kayo sa next mga video. So, mag-like, comment, at saka share. So, hanggang sa susunod natin pagkikita, mga master. May bisita pa kasi ako ngayon, si Chief Jesus Calacat. Magpapaayos din yun. So, mag-home service pa ako mamaya, mga master. So, maraming salamat ulit sa inyo. Hanggang sa susunod.